Sino ang mag pwedeng magsiyasat nito kung na para makita natin kung meron nga o walang... Oy, bakit hindi mag-volunteer ang Quadcom? Ah! Hindi ba? Uh-huh. Ang Quadcom ngayon ang pinaka makapangyarihang komite sapagkat ito ay binubuo ng apat na komite. Mm-mm. Siguro isama na po ninyo yung ano, yung pagbaha. So ipatawag lahat ng mga kontraktor. Mm-hmm. Ipatawag ang DPWH pagkatapos ipatawag lahat ng mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga plant control projects na yan. Mm-hmm. Kasi parte na yan, nangyari na rin itong nakaraang 3 months ago, nakita mo naman ang nangyari. Ah, oho. 3-4 months ago, yung kabuong kamay nila, bumagsak nga yung malakas na ulan. Mm-hmm. O nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control, mm-hmm. na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. Mm-hmm. So, pinag-uusapan, Pera ng mamamayan ito eh. Mm-mm. Nagtatalo ngayon sa Kongreso sapagkat ngayon ay pinag-uusapan uli ang pagbabudget. Uh-huh. At nagkaroon nga kami ng konting alingas-ngas dyan sapagkat napaka-importante daw na usisain. Mm-mm. Kung saan napupunta. Ay, oho. Ang pera ng taong bayan. Mm-mm. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Mm-mm. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. Wala bang gustong mag-account nito? So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na, kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo? At saan po nyo nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Mm-hmm. Pagka po ba, halimbawa, yan, may budget na namang bago. Plant control next year. Siguro pagka ganyan, ipagbawal na yung plant control projects. Wala naman nangyayari. Paano ka maglalagay ng project hindi naman natutupad yung pinakahangarin ng mga proyekto. Mm-hmm. Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganun ay mailigtas mo magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig, mm-hmm. na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan at sa infrastruktura ng isang komunidad. Mm-hmm. Yun ang nagmi-mitigate dapat. Uh-huh. Kaya nga mayroong mitigation eh. Eh, anong mitigation ang makikita mo dyan? Wala kang makita na patutuo o ebidensya na nagkaroon ng flood control sa Bicol region. Mm-hmm. Siguro, hindi tayo nag-aakusa. Uh-huh. Sinasabi lang natin, ito to. Kitang-kita naman kong eh. Kung talagang merong nailatag na flood control projects, bakit nagkaganito po? Ba't naipakita po natin yung kapinsalaan, malawak at matindi? Bakit po? Mm-hmm. Nasaan ngayon yung kinumit na katwiran na kaya po tayo naglatag ng ganito? I-justify kasi yan eh. Mm-hmm. Doon pa lang sa region, magmi-meeting na yung mga kinauukulan dyan. Lahat ng sector represented dyan. Kailangan i-prioritize po natin ito, ito at saka ito. So, sa pagitan ng kanilang pagpupulong, pagtitibayin nila ang lahat ng proyekto na may kinalaman sa pagbibigay ng mga proyekto na makapagliligtas, mm-hmm. sa buhay ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. So dito, wala akong makitang ebidensya. Wala akong makitang patotoo na nagkaroon ng mabuting pagpapatupad ng flood control. O nasaan yung sinasabing mga 5,000 plus na projects na flood control, mm-hmm. na ang kabuang bilang naman yan ay halos umabot ng 400 bilyong piso. Mm-hmm. Sapagkat napaka-importante daw na usisain, mm-hmm. kung saan napupunta, ay, oho. Ang pera ng taong bayan. Mm-hmm. Bawat sentimo ay kinakailangan nating siyasatin. Mm-hmm. Kailangan maging transparent at accountable ang bawat isa. So we should hold all the contractors accountable here. Lalo na, kailangang masino natin. Sino-sino po ba kayo? At saan po nyo nilatag yan? Talaga po bang nailatag? Hmm? Kaya ka naglagay ng flood control projects para sa ganun ay mailigtas mo magkaroon ng kahadlangan yung pagdaloy ng bahang tubig, mm-hmm. na makapipinsala sa buhay, sa kabuhayan,
at sa infrastruktura ng isang komunidad. Mm-hmm. Kung talagang merong nailatag na flood control projects, bakit nagkaganito po?